Ay, nako, Kawite, are. Hindi na ako sa labas. At medyo maganda ang panahon. Mainit, medyo maganda din panahon. Meron ako din yung kanin. Prito ako ng itlog. Tapos may mga dahon ng sibuyas ako nakita. Binudburan ko ng mga bawang-bawang na magkalasa ang aking kanin. Bago meron ako din yung pritong buto-buto. Binabad ko nung isang araw, sinabi ko sa inyo. Yo. Saka itlog. Simple ang masala. Sausaw ako din eh. Ay, kumusta na kayo, Diyam? Aba. Aray, nabili ko kahapon karneng aray. Alam niyo ko yung mga may gatal-gatal. Doon sa pagba ng ribs, ay $3 lang sa malaking gayo. Aba. Tagta din ko nga ng maliliit. Or binabad ko, ari o. Oh. Mga maliliit na gaya. Parang papuntang puwit ng ribs. $3 na ang nakakinuha ko. Wala lang gasin yung laman. As lang. Mura eh. Mahal lang ka na din eh. Lagi na siguro din yan, ano? Gawa nga si mama ay nagtitinda din sa tabi ng school eh. Ang nagising alas 4 na madaling araw. Ang tinda lang ay lugaw, dinugaan, pansit. At yung mga naghahatid ng eskwela, goto pala, tsaka goto, naghahatid ng eskwela doon, pwede nakakain. Magaling naman magluto yung aking stepfather eh. Hindi, ano na nangyari mga kawit eh. Sabi ko naman kay mama, pag uwi ko, kapag may extra pera pa, palalagyan ko ng malaking tindahan. At saka, lutong pang ulam, parang karinderya talaga. Nasa tent lang sila eh. Ay, ang bahay naman eh, bakod lang school na eh. Sa Ragdong. Hindi ka ang gagawin eh. Naku. So ako'y nasa Pilipinas. Ay piyadong yun din ang gagawin ko. Ba'y kaganda. Nasa may market na ano. Masarap ang binabag ko nga rin. Mga gulugod lang ng ano, ng baboy. Ang laman ay nakakabit sa buto. Oh, eh, hindi naman kadami ang laman.
Kaya pag tayo nagbibirot, yung mga gulugod na yun, yun. Sabi ko sa nanay ko mag-isaw eh. Hindi na pwede matanda na. Hinahapon na nga naman. Baka hindi magampana na. Tama na daw yung goto, dinuguan. Masarap na dinuguan. Masarap magdinuguan ng aking ano. Asawa ni mama. Dati tanda ko, kasama ng kapatid ko, nag-request ako. Siyempre, merong, may pahaponan. Sabi ko, eh, padating ako. Ay, nalo ko, nalugan. Hindi ko makalala nagluto. Sa dyan pinagluto ako ng bukod. Hindi mo kalain ko, nagluto na yun. Meron kasi mga dinuguan. Pag nagdinuguan, may iba malansa. Meron ano eh, iba-ibang luto eh. Meron naman talagang sinasadyang medyo malansa ng konti. Mas yung lasang ano. Ang gusto nila yung medyo lasang etchas. May mga gayong tao eh. Pagka yung sobrang linis naman, ay di hindi na nga naman lasang dinuguan. Lasang dugo. Katulad doon sa California, nung ako nandoon. Sobrang linis na eh. Linis na linis na. Ay, inako. Ay, masarap yung medyo lasang etchas eh. May gusto ko lang ganyan. Mga puti-puting gatel, okay na nyo ba? Pagkita ko kahapon yung $3 lang. Sabi ko, titipid ako eh. Niluto ko sa air fryer. Ayos eh. Maitim sa labas pero ayos sa juicy sa loob. Wala may timpla na naman. Dahil pala, dalawang itlog yung pinarito ko. Ayos eh, Cavite. Parang ito naman. Gusto ko talaga ng mga buto-buto ng ari. Sarap naman eh. Sup-supin oh. Sabi, huling subo ka rin.
Kaya ano, Kuwite? Hindi na kayo? Sobrang liwanag din pala. Tapos lang labi ni Kuwite, oh. Ay, ano, good morning sa inyo dyan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin nasa ibang bansa. Paggabi na doon siguro sa kanila din. Kagaya ng oras din din. Pahapon at tanghali. Ingat kayo diyan, lalo na yung ating mga kababayan ng mga OFW na mga nasa Saudi, sa mga Middle East. Ingat kayo dyan. Tsaka yung mga kababayan nating malalayo, Ireland, Finland, Germany, Japan, tsaka yung sa lahat ng Asia, lalong-lalo na ang ating mga talaga Pilipinas. May nagte-trending, hindi ko lang maunawaan kung ano yun. Yung ano, yung parang na hit and run, yung pamilya ata ay nagpa-media. Babasahin ko nga, chichismis ako. Kung anong nangyari baga doon. May nakikita ko, nababasa ko, madami, ang daming galit eh. Eh, story niya nga sa akin kung anong nangyari doon. Ano? Ano, di na kayo diyan. Ingat kayo din, ha? Ako, eh, God bless sa inyo lahat. Maraming salamat po, Lord, sa mga biyaya ang ating natatanggap. Araw-araw. Maraming salamat sa lakas ng katawan. Ay, ingat kayo dyan, mga Kawite. Babush.